Donnie Ahas Nietes, world champion again. Ang sarap pakinggan, ano, world champion ulit si Donnie Nietes. Alam mo, 2 days ago, nabalitaan ko to, no? Ito yung balita eh. 2 days ago, Donnie Nietes to fight world champion Kazuto Ioka after WBO ruling. At talagang ansaya ko. Dahil ito si Donnie Nietes, nakasama ko ito sa Cebu, nakakausap ko. Mabait na tao, and I think he deserves another chance and another crack at the world title para, you know, mas mapaayos pa ang kanyang buhay. At nung nabalitaan ko to, I'm very thankful, pero bigla akong nag-alala rin eh. Bigla akong parang, nako, na, parang nag-alala ako, nag-worry ako eh. Pag-usapan natin bakit ako nag-worry. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, no? binibiting ko lang kayo ng konti. Pero of course, Donnie Nietes is very, very good boxer. Pero bakit nga ba nag-worry? Ba't ako nag-worry, no? Itong laban na ito ay matagal nang hinahanap uli ni Donnie Nietes. In fact, hinamon na nga niya si Kazuto. At lahat actually nasa super flyweight. Pinag-ahamon niya na. Ito po, no? Bigyan ko muna kayo ng brief background. Ano? Itong si Kazuto Ioka, yung naghuling naglaban sila ni Donnie Nietes, I think that was back in, hanapin ko dito, 2018. Ito si Kazuto, naka-5 laban na at matitindi yung mga nakalaban niya. He's currently at 33 years old. Samantalang si Donnie Nietes, naka-2 laban lang. At yung 2 laban niya, of course, sa Probellum na yun, kay Carillo at kay Norberto Jimenez, and medyo mahirap din, but he did what he needed to do. He won that fight. And he is actually 39 years old right now. Now, I'm not trying to say that he's old, but alam natin na it's not really the prime of the boxers. So, medyo nag-alala ako, may kamandag pa ba? At alam mo, sabi-sabi sa akin nung mga sa comment section sa huling laban, sir, magaling si Donnie Nietes pero parang medyo bumagal na si Donnie Nietes. Alam mo, mahirap din talaga eh. Mahirap talaga. At alam mo, kalaban ng boxers ang edad. But I really hope that this fight could be made as soon as possible, no? I think they're given a month to negotiate. At kung hindi, mapupunto ito sa first bid. So FYI lang po, no? Ba't ba ako nag-worry? Actually, dapat hindi ako nag-worry. Kasi si Donnie Nietes is not the kind of fighter who relies only on power. Ano? And he is always, kumbaga, sa boxer, talagang lagi siyang kondisyon. He's always training and he's very disciplined. He doesn't rely on power. And isa pa, natalo niya na po itong si Kazuto Ioka, FYI. Natalo niya na si Kazuto Ioka. That was a split decision win at the Wind Palace in Cotai in Macau back in 2018. Pero syempre, nakabawi na si Kazuto Ioka. Natalo niya si Palikte, si Sintron, si Tanaka, si Rodriguez, si Fukunaga. And actually, dun sa mga laban na yun, medyo parang merong opportunity talaga itong si Donnie Ahas Nietes. And I should not worry because, babaguhin ko na, no? Because Donnie Nietes does not rely on power and he's also a very durable guy. He's very technical and I think meron siyang mental edge because last time, tinalo niya na ito si Kazuto Ioka. No, but I think, no, para sa akin, from his last 2 fights, he needs to improve from his last 2 fights. Kasi itong si Kazuto Ioka is also a different fighter from the fighter he once fought back in Macau. So I'm sure nag-improve din ito. Nakikita ko dito si Ioka will assert his pressure against the older man, trying to see if he still gets stamina. But I see a very technical boxing showdown. Technical na hindi boring ah. Kasi si Donnie Nietes likes to throw punches as well. So I'm sure marami pang kamandag tong ahas na to. So that's why I'm very excited to announce to you guys. At gusto ko itong ma-share sa inyo dahil
Donnie Ahas Nietes deserves to get a crack and deserve siguro pag sakali man, ano, and I just don't want to look ahead kasi naisip ko na world champion, kaya niya talagang talunin nito. Eh, magkakaroon na rin siya ng mga opportunity dahil hindi siya pinapansin ng mga gusto niyo mga kalaban, sina Estrada dati, sina Chocolatito, Rong Bisay, yun yung mga fight na gusto niyo mga kalaban. Once he hold that belt again, I'm sure those guys will be interested. But it's not gonna be easy. I hope Rebellum promotes this fight. I think, no? And wala pa pong official announcement ng date, pero again, yan na, nakasulat na mismo sa website ng Rebellum. Ayan, pinapakita ko sa inyo na this fight is gonna happen and this is the press release. And I'm so happy that he's gonna get this opportunity. But you guys, kayo ba ay nag-aalala kay Donnie Nietes? Ano ba sa tingin niyo sa rematch? Kaya pa ba, may kamandag pa ba ang ating Ahas na si Donnie Ahas Nietes dito sa laban na ito? Ngayon ay April, no? May, June, July. Sana July, pwede na yan. August. Because I want to see Donnie Ahas Nietes really fight those other champions as well. I think Donnie Ahas Nietes, and I will always assume na talagang ano, ang tawag dito, na lagi siyang kondisyon, yung itong tawag dito, yung itong si Donnie Ahas Nietes. So, I know that he will come up condition and I think he's probably gonna win and I'm rooting for him to win by a unanimous decision. What do you think, guys, against Ioka and Donnie Ahas Nietes whenever it happens? Because it's gonna happen for sure. Pao salud, Powcast Sports. Hiling po ako sa inyo dahil medyo I'm going back to the commentary styles. Wala masyado tayong local. Sabi ko, medyo relax muna tayo sa local events. Pero commentary and usapan tungkol sa boxing, hindi mawawala yan because whether nagbibideo ako hindi, lagi pa rin ako nagbabasa. So tulungan nyo ako kung may gusto kayong opinion na gusto nyong marinig ko nyo, nasabihin ko tungkol sa boxing or anything about sports, i-comment nyo lang yan down below para mapag-usapan natin. Pao salud, Pao Sports. Don't forget to subscribe and hit that notification bell. Salamat. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.